Hindi pinaniniwalaan ni Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ ang dalawang kabataang rebelde na bumaliktad ng testimonya na sina Jed Tamano at Jonila Castro. Ani Pastor Apollo, honorabling organisasyon ang Armed Forces of the Philippines at hindi ito bobo para iharap sa media ang dalawang surrenderees kung ito ay pinilit o tinakot lamang. Ang pahayag na ito ay kasunod ng paghingi ng proteksyon ng dalawang rebelde mula sa Korte Suprema matapos nilang akusahan ang Philippine Army na dinukot sila at hindi sumuko. Hindi ako naniniwala sa dalawang ito eh. Ang mukha lang mukhang sinungaling eh. Hindi mapagkatiwala ng mukha nila. Sa isip ninyo, ang Armed Forces of the Philippines, mga bobo. Alam mo, dinukot mo to. Alam mo, tinorture mo to. Alam mo, pinakonfess mo na hindi tama. Napilitan lang sila, alam mo yun. Kung yun ang kanila akusasyon, totoo. Matapos isasalang mo sa media, alam mo, napilitan lang sila. Tapos isasalang muli sa media, may camera pa. Nandiyan ka pa sa tabi nila. Hindi ganun kabobo ang AAFP. Hindi rin ako ganun kabobo magtingin. Lohika. Matatandaan na mahigit isang linggo na ang lumipas nang sumuko sila sa pamahalaan at bumaliktad ng testimonya. Ani Pastor Apollo, dapat kasuhan ang dalawa sa ginawa nitong pagsisinungaling. Kaya dapat kasuhan kayo. Kawawa naman kayo eh. Pero dapat kasuhan kayo sa ginawa ninyo eh. Sa pagbabaligtad. Loko-loko bang AFP? Ganun ang testimony ninyo. Dinukot, tinorture, pinilit. Pagkatapos, pinilit sumulat. Tapos isasalang kayo sa media. Kawawaan niya ang dalawa dahil nagagamit lamang ito para sa interes ng iba. Mahirap ang kinalalagyan ninyo. Itinaya kayo nung mga nasa likod ninyong sumutsot sa inyo. Akala nyo may pagtatanggol nila kayo. Hiling naman ang butihing pastor na sana ay matauhan na ang dalawa dahil matindi ang kasong haharapin nito. Sana'y matauhan kayo at mahirap tong kaso nyo, ha? Pagsisinungaling, perjury yan. Kada sinungaling nyo, 6 years yan. Every sentence na ginawa mo, patotohanan mo. At hindi mo lang patotohanan sa pamamagitan ng salita. Hearsay yun. Ha? E sa korte, hindi yung istorya ang pakikinggan eh. Ebidensya eh. It's not in the court, it's not what you say. It is what you can prove through evidences. Nako, mahirap ang kinalalagyan ninyo. Matatandaan na una na ring nagpahayag ang Philippine Army at National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Nakakasuhan nila ang dalawang kabataan. Ngunit kung sakaling magdesisyon ang mga ito na magbalik loob muli, ay mananatiling bukas ang pamahalaan sa kanila. Kay Villa nag-uulat, SM9 News.